halos kahit bahay tago. Parang pinamukasan at araw na panibago. Na naiyak tama sa mali kapag inalo. Mabuti ang magwawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado? Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kawiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo? Na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo. Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayay na sarurok pa pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat. Ngunit bakit yung iba wala ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kawiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkatliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Nagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka. Ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung alam mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakawin ang dagit kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila ay natutunang maayos. Kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kawiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sorry. Sorry, ha? Kagigising ko lang. Grabe kasi naman. Oh. Popuyat ako eh. Ewan ko ba sa kanila? Sa mga chismosa at chismosa. Dami, no? Dami chismosa at chismosa talaga. Siyempre, number one ako doon. Naloko na. So, eto na nga. Napanood nyo ba yung live kagabi? Hindi. Mas matindi yun. Pag yun, pumotok. Alam nyo na. Malamang hindi pa alam ni Takero yun eh. Naloko na. Sino?
si Jan Amores ba yung basket player? Bakit? Ba't hindi ka nag-PPM sa akin? Naloko. Sino-sino binabanggit mo, ha? Bala ka dyan. Bala ka. Naloko na. Shout out muna tayo. Shout out muna tayo. Siyempre, pinsan ko yan. Kaya gwapo. Takero Miyamoto. Siyempre, si Jax Demolay. Nabasher namin ni Takero Miyamoto. Boss Edwin. Boss Edu Pexon. Boss Lynn. Oo, Boss Catherine Galpo, Boss Suborbia Ellie. Oh, okay, Miss Ganda Vlog, shout out. Magic Sarap, Stone, asan ako? Stone Trooper. Yun. Marily TV. Oh, ha ha. Asan na? Ayun. Nonno TV. Tama ba? O, syempre, si Boss Janet Santi, Pinay from DC, Michael Francisco, shout out po sa inyo. Hindi ko na makita yung nasa dulo. Anyways, nandyan na rin yung pinsan kong isa, si Hargon 26. Mm-mm. Isa rin chismosa. Chismoso? Naloko na. Buti na lang may tumawag sa akin na maaga. Kung hindi, baka mamayang gabi na tayo makapag-live. Sayang naman yung nakaset, no? Boss Mike, pinagnanasahan ka ba ng mga babae? Di na. Crush lang nila ako. Ganon. Pero, naloko na. Pag-crush ka ba, pinagnanasahan ka na? Parang hindi naman, di ba? Hindi naman ganon. Minsan mayabang din. Mas mayabang sa atin si Pastor Kibuloy, eh, no? Kaya ako naiinis sa kanya. Promise. Oh. Ay, Pastor! Mas mayabang ka sa akin. Naloko na. Diba? Kaya ako naiinis sa'yo, eh. Bawiin mo yung sinabi mo. Dali na, para bati na tayo ulit. Naloko na. Ibash natin si Takero. Naloko na. Siyempre, nandyan na rin si Boss Bintohi. Ay, nako, mga buhay-buhay. Ano ba naman ito kasi si Pastor, ano? Diba? O, ngayon, yung akala nila na makakabuti, parang si Duterte lang, yung akala nila na makakabuti, yung mga, PI kayo. Pero, ano doon? O, puro ganun, eh, no? Tapos, wala naman mailalabas na ebidensya, tapos yung mga binanggit na ahensya, itatanggi yung sinabi mo. Di ba? Okay lang sana kung sabihin na ang pagkakaalam ko po noon, meron. Pero ngayon ho, wala na. Pwede pa eh, no? Pwede pang sakyan. Ngayon, talagang sinasabi, tahasan nila sinasabi, wala. Tapos eto naman si Kibuloy, abay pumatol din ang matalino sana, kaya lang, baka nasobra na. Oo, di ba? Boss Prancel. Oo. Boss Mike, nakita ko yung short video mo kay Attorney Libayan. Ano yung boss? Chismosa ka rin? Naloko na. Di ba? Imagine mo, akala nila single daw siya. At pinag-nanasahan daw siya ng mga babae. Oy, baka ikaw isa rin daw. Naloko. Humaming ka, Boss Bintoy. Aminin mo. Hindi ka naman makukulong tulad niya. Naloko na. Diba? Siya lang ang makukulong. Diba? Okay lang ba? Babae. Eto na nga. Diyos ko, puro aligasyon. Nasaan ang pulboro? Yun na nga, Edwin. Ewan ko ba kung bakit kayo nanonood dyan? Diba? Yung parang siguradong-sigurado siya. Tapos, wala naman pala. Naloko na. Tulad ni J.C. Crew. Oo, diba? Yeah, si J.C. Crew, alam nyo na. Naloko na. Sabi mo lang yan, Boss Jinko,
Ano? Never, hindi ko siya type. Maniwala ko sa'yo. Ah, naloko na. Nandiyan na rin si Boss Mohamed. Mohamed. Ah, naloko na. Nandiyan na rin si Maria Madrid. Stop! Baka i-stop tayo na naman. Kasi ano, no? Ano yan? Pang-anin eh. Yung ginawa ni Kibuloy, panawagan yan kasi nga may rally sila sa 24 or 25. Tapos, syempre, di ba, yung mga mai-impluensya ng ano niya, sinasabi niya, ang mangyayari nun, sasama doon. Parang si Cardinal nga noon, 'di ba, na ginalit yung mga tao, yung mga Katoliko. Buti na lang hindi siya Katoliko. Naloko na. Buti na lang ano? Audie Lemon, buti na lang no hindi siya Katoliko. Kung naging Katoliko 'yan, malamang nasa EDSA na naman tayo. Alam niyo naman ang mga Cardinal natin dito pagka nangialam. Pero ito pag nangialam, walang dating pastor. Tingnan mo binabash ka ni Takero, binabash ka ni ano? 'Di ba? Ni Sangkay. Uy. Hindi neutral 'yun. Ay neutral ba 'yun? Si Coach Jarrett. Uy. May picture sila noon. Ah, may picture ba? Sorry naman. Si Takero. Ah, si Takero yan. Ay, naku eh. Walang ya talaga yan. Diba? Miss Ganda Vlog. Minandro Nevadura, boss. Oo. Sino pa? Si Direk Freddy. Ay, oo. Isa pa yan. Pastor. Tandaan mo yung mga pangalan. Meron pa ako nakita. Sino? Si Attorney Claire. Oo nga. Diba? Meron pa siya? Oo. Si Attorney Libayan. Oh, talaga? Si Attorney Libayan din? Ang dami, no? Oo. Halos lahat. Diyos ko. Kaawa. Basher ka din ni Pastor. Sino? Si Mike Cervera? Abay, matagal na! Kaya walang nalaman? Tagal ng basher niyan. Napaka walang yan, chismosa na yan eh. Diba? Mike Cervera? Walang niya yan. Oo, sinasakyan nga ngayon ng mga pangit. Alam mo kung sinong pangit? Si Kulaong. Diba? Si Kulaong, sumasakay na sa atin. Hindi na nga natin pinapansin. Ah, naloko na. Sorry, Kulaong. Laos ka na. Si Kibuloy na ngayon ang sikat. Sorry. Naloko na. Nandiyan na lang si Misyang TV. Oh. Mahirap talaga ng isang community ang may ano, asal. Oo, Diyos ko, mahirap yan. Ay, nako, pero yung isang community na nabuwal kasi ang toxic. Ay, nako, ayoko lang toxic. Gusto ko yung happy-happy lang. Ganon. Diba? Si Misyang, ano rin to eh? Mimosa? Palitan mo yung pangalan mo kaya. Musang. Ganon. Naloko na. Nako. Senior citizen watching from Japan. Ay, Lola. Alam mo na, ha? Oo. Ohio. Ah, naloko Oy, na. Huwag ganun. Hindi niyo po ba naging ano? Naging crush or jowa si Pastor Kibuloy? Ah, naloko na. Bayani Pitobias. Oo. Oh, shout out dyan sa atin sa Amerika. Alam nyo na. Si Kanor, magpapala, ano, lotion muna. Ikaw, boss, Georgians o Victoria? Ay, hindi! Gatas. Nagbababad ako sa bathtub na puro gatas. Ganon. Kailangan lasang gatas ako. Hindi amoy lupa. Naloko na. Diba? Kasi si Pastor amoy lupa. Kaya kailangan niya na ng Georgians. Oo, kaya lotion, diba? Victoria Secret. Oo, yung sa akin kasi, ano eh, parang, hindi, Gucci yun.
Nars Dimple with ano, yon, basta Nars Dimple, ano ba? Oh, yeah, kadir, kung makadiri ka naman. Naloko na. Sabi ni Menandro Nevadora, si Pacquiao, makapacquiao kayo. Pastor naman yun. Ang humahabol, si pastor ang humahabol Congress at Senate plus FBI. Uy, ikaw, ang taba rin ng utak mo, no? Sabi ni Catherine, alam mo, mamahalin na kita. Magpakita ka sa akin. Chris Cross, Sir Mike, ano balita kay... ayun. Malapit na. Naloko na. PBBM lang ang malakas. Oo. Yan, o nanonood sa Windy City. Oh, hello po. It's me, Jing. O, sana isabay ipakulong. Ah? Isabay ipakulong PI at ACAP. Naloko na. Ayan, ha? Oh. May kukulong ba yun? Di ba pwedeng yung mga nag-ano niyan? Di ba? Sila na lang. Boss Nilda, good morning po. Oh. Mishang, buti ka pa boss. Hindi nila na... Hoy! Ano pala yung siya? Uto-uto? Naloko na. Twice to me. Ha? Oh, oh. Rhea Biancog. Oh, ah, si Kibs na imported pa ang nakulam. Hindi ba na tsuk-tsak? Oh. Sabi ni JC Crew, wanted legal wife. Aba, kailangan mo ba? Kailangan ko rin yan. Oo. Oh. Ano, hindi ko po pa rin na kilala si Mang Kadyot. Anong pecha na? Aba, hindi mo pa rin kilala? Malalaman po rin yan sa lalong madaling panahon. Ayaw mo kay ano? Kay Aling, ano? Kay Aling government official? Na may, ano, yung jowa ni, ano, ni Mang Eddie? Mang Eddie talaga? Naloko na. Anyways. Ilan na ba yung likes, Boss JC Crew? Sige na, pakitingin nga kasi yung cellphone ko lahat naka-charge. Nakatulogan ko. Hmm. Paki ano naman? Paki na madali. Oh, paki na, dali na. Sabi ko po, hindi ko kanila kayang ano utuin kasi sila na uto kaya nang gumagawa ng issue. Hmm, tumawag ng tanga. Oo, Mishang, ha? Musang, sige. Oh, ay. Basta yung mga matatagal, nakilala nila ako. Mm-mm. Si Pastor Kibulo, Pentanil, King, parehas bangag. Talaga ba? Paano mo nalaman? Oh, Sir sabi ni Chris Cross, Sir Mike, bayad ba si Banat Bay nung last election? Ano masasabi mo? Abay, Eddie, paano ko ba sasabihin yung bayad? May history siya. Naloko na. Diba, may history siya? Oo, ayan, payag na si Mishang na musang. Oh, yun. Ano? Oh, sino kaya script ni, ano, gumawa? Ang gumawa? Eh, baka si, ano, baka si Roque. Baka si Roque. Naloko na. Alam mo naman yung mga script ni Roque, di ba? Hmm. Meron na bang ano? Meron na bang sagot o opinion si Roque? Siyempre, hindi pa yung magsasalita. Naloko na. Ang tubig? Baka na yung pichel, oh. Nakakauhaw?
Ayun na nga. O, seto na. Bigyan na nga natin sa kanila. Ilan na nga ang likes, Boss Nilda Galvez? Ikaw, DDS ka, di ba? DDS talaga, pinagbinta ka. Ah, naloko na. Eh, eto na nga. Oo, content. Eto na nga. O, sabi ni PBBM lang ang malakas. Sige, pakita natin to. Oh, eto na nga. Content din siya ni Sir Nino. Kanina yata yun. Si government of peace. Oh, hoy, Nino, ha? Huh? Nako, Diyos ko. Ikaw talaga, eto talaga, chismosa. Chismosang baklari niyan. Oo. Pero wala siyang clue na binigay. So ako, merong clue. Diba? Kaya sorry. May gurgur at ligwak na binabanggit si... Ewan ko yung gurgur. Ano ba yung gurgur? O, gagalit si JC Crew. Ilan na ba ang ano natin? Ang likes? Kasi nakakatamad. Sabi dito, oo. Tumigil si Rocky sa kangangawa. Eh, kasi napapaso. Diba, no? Ang hirap kaya ng ganun. Tingnan nyo si ano, Mahal... Preni, ha? Sorry, ha? Pero kasi talagang mali. Diba? Maharlika. Oh, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Halos mahigit isang taon mong binanatan ng binanatan. Inano yung pulboron. Buti na lang talaga. Hindi ako naniwala dyan. Ah, naloko na. Oo, hindi ako naniwala. Diyos ko, mega ano talaga. Mega chika. Ang ano, Maharlika. Oy, ganito, ganyan, ganito, ganon. Anyways. Nga, wala. Ha? Bakla pala si Ninyo? Uy, kunyari ka pa, naging kayo! Oy, sa lahat ho, ah, eto chismis. Oo. Alam nyo ba ni si Takero tsaka si Ninyo, naging sila? Oh, yan ah, ngayon alam nyo na dito lang sa channel na to nyo malalaman yung mga chismis na hindi nyo pa nalalaman. Thank you naman, Mushang, ha? Oo, Minandro Nebadura. Wait lang, sundo lang ako ng, ano, ng... Apo ko. Ay, sige. Diyos ko, sundin nyo muna apo. Mahalaga ang apo bago ang chismis. Si like Lazada Roque. Wala na. Oo. Marco Red. Oo. Hayaan nyo si Ninyo. Oo, member na ng Hit Powder yon. Oy, talaga? Oy, chismis. Ninyo, meron kang ano rito? Basher, oh. Si Basher ka ba? Uy, tumigil ka. Magagalit si Takero. Ex niya. Naloko na. Ex ni Takero, si Ninyo. Oh, di ba? Mm, oh, i-content nyo na. Ay, bakla din po si Sir Takero. Ay, oh, di ba? Kasi nga, late ka na. Oo, ay, bakla din po si Takero. Ang ganda po channel niya. Super, ano, sipag. Ay, oo. Diyos ko, si Takero. Hindi nagpe-freestyle yan. Kailangan may ebidensya pag nagnangawa. Ganun yan. Oo, ha? Hmm. Oy, nag-like na si Boss Neil Dayu. Favorite word ni Hitad ang Gorgor at Lee. Oh, may bago siya. Gaya-gaya, no? Preni, huwag ka nang gumaya. Okay na yung original mo. Diba? Pulboron. Pilit natin yung pulboron. Ganon. Diba? Pulboron hanggang mategi, hanggang makulong. Ganun. Naloko na. Si Sasden. Oh, alam mo na. Lahat na lang ng preni ko. Tinurubos neto. Sabi ni Streetwise. Takero Miyamoto. Si Sasden ex ko. Yan na sinasabi ko sa inyo. Lahat ng kaibigan ko, tinurubos niya. Alam niyo yung turubos? Oh, parang si Pastor. Lahat ng mga chika babe daw di umano sa kanyang pastoral ay tinurubos niya. Ano? Alam ko. O, oh, ayan. O, oh, diba? O, oh, nasa na yun? O, oh, Catherine, alam mo na ha? O, oh, sabi rin ni Marco Red. Alam ko yan si... Ayam, alam ko yan. Ex ni Takero si Ninyo bago si JC. O, oh, diba? Alam mo na! Mga bakla yan eh. Sa totoo lang. Oh. Ha? Si Takero at FLM. Oh, sila.
Eh, kaya nga galit na galit yan, Boss Edwin. Galit na galit yan kay FLM. Bakit? Oh. Hiniwalayan siya ni FLM. Di pa rin naman tumigil si Hit. Ano pa bang gagawin niya, di ba? Pangatawanan na lang lahat ng sinabi. Kahit walang, EB din siya. Ano ba yung mga debate? Gusto niyo na nagka-debate? Insan, umakit ka nga dito. Halika nga. Hindi ka ba ano? Takero. Hindi ka ba busy? Ha? Pag busy ka, press 1. Oh. Dali na. Pag busy ka, press 1. Dali na. Ayan. Kapag hindi ka busy, umakyat ka. Ano ba talaga ang content mo now? Eto na nga, si ano, ikukulong na. Eto na nga. Nag-like ka na ba, Miss Ganda Vlogs? Oh, dali na. Mag-like ka na. Oh, nandiyan si Myla. Okay, pasok na nga natin to para matapos na. Oh, pasok. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Oo, oh, yan na nga. Kagalit na si Ateng. O oh, sige, eto na. Umakyat ka. Meron akong sasabihin sa iyo. O oh, eto na nga. Diba, yung mga banat nga ni ano, ni Pastor Kibuloy na kaibigan ni Danny M. Reyes. Oo. Napansin ng marami na parang ang drama-drama mo. Parang alam mo yon na parang hindi mo naman sinagot yung mga akusasyon sa'yo, kundi ipinagmayabang mo lang yung ginagawa mo. Parang ganon. Diba? Parang, eto ako, tumutulong ako kahit Amerika, tinulungan ko. Ganyan-ganyan. Nagpatayo ako ng library, nagpatayo ako ng eskwelan. Hindi naman yun yung issue. Diba? Ang issue nga dito, yung mga nagawa niyong di umano'y pagkakasala, pastor. Yun yun. Diba? Eh magagalit na sa inyo yung kaibigan niyo si Danny Reyes. Yun na nga. So, kasi, dahil nga sa ginawa ninyo na ano na yan, yung pagbibigay nyo ng inyong statement, imbis na makatulong, pastor, lalong napasama. Ah, naloko na. Tapos kung ano-ano naman yung ano ninyo, yung parabang ano, ganito, no, parang sinabi sa akin ni Takero, sabi niya, oy, bakla ka. Diba? Oy, ikaw din naman ah. Ganon, diba? Parang ganon kasi yung sinasabi ni Pastor. Tingnan nyo. O, ano yung ano? Totoo ba na every ganitong araw ay nagdadala kayo dyan ng mga chikiting-ting na inyong tinitrisam? Ang lupit tuloy, no? Yung tinitrisam ninyo, yung mga budo, etc. Totoo ba yon? Ganon, diba? Eh, Pastor, kayo ho yung may issue ng ganon eh. Diba, bago tayo pumunta doon sa inyong aligasyon, dapat ang gawin nyo, sagutin nyo muna lahat yung ano, yung binabato sa inyo o inaakusa sa inyo. Ngayon, meron namang legal na proseso na gusto ninyo. At eto naman, yung gusto ninyo na sinasabi ninyo na kailangan dito sa Pilipinas, kaya kayo nandito at pinanananggan ninyo. Itong ating batas, 'di ba? Eh yung ginawa niya ng kalokohan sa ibang lugar eh, 'di dapat doon kayo managot. Gusto niyo managot kayo sa Pilipinas? Eh ang ginawa ninyo ng kasalanan ay hindi naman dito, meron din dito may issue, 'di ba? Kaya lang yung sinasabi niyo sa Amerika, eh doon niyo puntahan, doon niyo ginawa yung kasalanan eh. Oh. Kagawad Isme, Boss Tom. Diba? O sino pang bago dyan? Yun. Ayaw mong humarap sa pagdinig na pinamumunuan ni Risa Hontiveros.
Eh di binabastos mo si Ateng. Naloko na. Panay, ang bigay mo ng statement. Hindi ka pupunta, hindi ka pupunta. Eh bakit hindi mo puntahan? Kung si Rapi Tulpo nga, pag nagpatawag sa RTA, pumupunta eh. Pero pag ako pinatawag, neck mo. Naloko na. Ano pupunta? Diba, ganon. Diba? Oh, eh pero kung sa Senado, go ako, Gora Bells, ganon. Diba? Naloko na. Game! Ah, ngayon, eto na si Ateng. Mm-hmm. Ha? Oh, like and share muna daw kay kasi. Tapos ganyan lang. Mga chismosa lang yung mga nandito. Sorry. Oh. Ano na? Ateng. Oh. Sige nga. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Oh, legal ang Senate investigation, Pastor! Naloko na. Diba? Diba? Oh, tingnan mo. Nagtataka tuloy si ano, PBBM lang malakas. Bakit ka raw nagtatago? Ang mga nagtatago, yung mga may kasalanan. Sa korte daw, pupunta si Canor. Pwede naman dito kasi ano naman yan, legal naman yung ginagawa ng ano, Senado na imbestigahan. Ganon, si ano, si Pastor Kiboloy. Pastor Apollo Kiboloy. Mang Canor. Diba? So, yun na nga. Alam nyo na. Ha? So, dahil nga ito hindi nga dumadalo na parang binabastos nga itong si Risa eh. Kabastos-bastos ba si Risa? Naloko na. Madam Senator, baka mamaya may issue rin kayo. Makakarating sa akin yan. Wala ba kayong ano? Wala ba kayong nai-issue ano? Jowa? Ganon? Ha? Sabi ni INC, investigasyon pa lang, nagtatago na. Oo nga! Diba? Bedroom boy si Risa, type ni Canor yan. Talaga? Sila ba? Naloko na. Jesus, sino? Ate Risa tuloy. Aminin mo na, habang maaga pa, meron ka bang ano? Meron ka bang jowa ngayon? Mahilig ka ba sa Volta? Sa Volta. Ibig sabihin ng Volta, malaki ang katawan, mamasel, ganon. Oo, ha? Oo. Ate! O, Boss Sasha, oh, kung ayaw siya sa Senate, edi magsampa siya ng kaso sa Supreme Court, diba? Oo nga. Pwede naman. Sabi ko sa inyo yung mga ano natin dito, Brinini. Jeff Valdez, oo. Issue din yan. May kapatid yan, nadadawit sa... Ay! Kasi ngayon, alam nyo, no? Ang dali na lang, ano eh, ang dali na lang mag-akusa, ang dali na lang sabihin na ganito si ganyan, ganito si ganito, di ba? Ang dali na lang, oo. Marites talaga ako. Una pa lang, sinasabi ko na sa inyo, Marites. Naloko na. Eto na. Eto na nga. Oo. Wag naman sana. Oo. Ateng, ha? Wag naman sana. Oo, ha? Baka magkaroon ka ng issue. Alam mo naman, may pakpak ang balita. May tenga ang... May tenga ang bintana. Ding-ding. Diba? Oh, kasi ngayon, bintana na lang eh. Kasi dumudungaw ka sa kapitbahay mo. Ay, yung kapitbahay ko. Diyos ko, may nagatid na ibang ano, sasakyan. Hindi yun yung jowa niya. Diba? Ganun tayo eh, no? Tapos,
Ayan na naman, sisilip ka na naman sa bintana. Hala, iba na naman ang kotseng naghatid! Ganon ang mga Marites. Tandaan nyo, ha? Ganon. Oh, yung pala, Grab pala yun. Naloko na. Oo. So, eto na. Tapusin na nga natin to. Diyos ko, si Takero, aakyat pa. Maikli lang kasi to. Game. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Yung! Diba? Alam niyo na. Hindi nga lang ano eh, ating Risa. Hindi lang dun dinala. Hindi lang sa patayan, pati sa Chokchak Chinese. Oh, dahil yan yung nakasanayan nga nila, diba? Oh, Rodel Arisapa, Rayo Tonta. Late ka na, lagi kang wala. Oh, tampo pa. Thank you, boss. Dali, nauho ko. Bago ko umpis ang banatan tong si ano. Si ating Risa. Ay, si Pastor pala. Pastor. Diba? Totoo yun ha. Totoo yung sinabi niya. Na bago nyo dalin sa ano, kung saan-saan yung usapan na nakasanayan nyo. Kasi halos lahat ng mga binitawang salita ni Pastor, yun yung nakasanayan nila. Diba? Mm. Go. Sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Oo. Huwag nyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan nyo. Oh, 'di ba? Huwag niyo dalhin sa mga lengguwahe ng patayan, Chokchak Chinese, 'di ba? Yun doon niya dinala eh, dinala ni Pastor sa ganon na pinagbintangan na naman si Madam Lisa at saka si ano na nakikipag threesome. Ah, naloko. 'Di ba? Sarap kaya ng threesome. Subukan niyo na 'yon. Subukan nyo na yun. Ah, naloko na. Ha? Oh, andito na si Cardo Dalisay na basher ko rin. Arlene Assis. Oh, hello, greetings from Canada. Oh, kumusta na? Naglalayasan na daw yung mga tao dyan sa Canada. Sabi ni Sangkay sa content niya. Oh. Baka sabihin nyo, fake news na naman si Sangkay, ha? Hmm. Diba? Oh, so, ganon. Oh. Di ako makaget over doon sa threesome. Sino na nakasubok sa inyo dyan? Ha? Oh, Boss INC. Tamang hinala, no? Pero kasi, di ba, yung threesome. Ito yung ano, di ba? Dalawang babae, isang lalaki. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Yung threesome? Paki-comment nga sa mga nakaranas na. Press 1. Naloko na. Oo, ginamit ang Bible. Oh, siyempre, nakagawian niya rin 'yon, 'di ba? Oh. Prot op, oh, boss. Anyari sa mang kanor si Kuya, ano, Kibs pala, may stop pala siya. Ano na? Oh, tama si Will Aquino. Yun na nga, yung dalawang babae, isang lalaki, o dalawang lalaki, isang babae, ganon. Ganon ba yon? Yun na nga, pwede opposite. Ah, okay. So, pwedeng dalawang lalaki, isang babae. At isang babae, dalawang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Mas gusto ko naman yung dalawang babae. Ah, naloko na. Diba? GB, another ano person in hiding. O, kaya nga. Sino kaya source ni Puting Ahas? Kaya, threesome kami ni Ninyo. At, ayan, nag-request na. Nag-request na. O, nanawagan po kami sa mga kaibigan ko. Ninyo Barsaga. O, ha? Si Takiro Miyamoto. O, at saka si ano, hello, sas! Ah, naloko na. Preli kami niyan. O. Si Takero, oh, baka daw pwede. Oh.
Libog mo talaga. Diyos ko. Oh, tama ka, Risa. Kaya kailangan mag-ingat rin sila, President. Oo nga. Balik tayo sa threesome. Gusto ko yung threesome! Naloko na. Kasi nga inaakusahan ni ano, Pastor Tibuloy. Yung threesome, di ba? Na... Ini-imagine ko lang. Gaano kasarap. Naloko na. Di ba no? Laswa. Ang laswa talaga ni Pastor. Siguro ginagawa niya rin yun. Kaya nasabi niya. Kasi sinabi ni ano eh. Ni ating Risa na ano na yung inyong ginagawa. Di ba? Eh wag niyo. Pa, ano ba yung sabi niya? Nakalimutan ko kagad. Makakalimutin ako eh. Oh. Game. Ate Risa. Banat. Banatan mo. Oh. Pagpong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Oh. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan niyo. Oh, nakasanayan niyo! So, ibig sabihin, si Pastor Q, nakasanayan niya rin kaya yung threesome? Pakisagot nga, press one, kung medyo naniniwala. Press two, kung hindi naniniwala. Bagwis, oh, shout out. Oh, hey pal, oh. 'Di ba? Papa Dom, Boss Mike watching from North Korea. Diyos ko, North Korea pa talaga na pili mo. Ah, oh, talaga? Oh, ah, naniniwala. Oh. Hindi naniniwala si INC. Oh. Oh, si Cardo Dalisay. Naniniwala. Arem kay Pastor. Oh, Palaboy is one ano? Perverse pastor. Ah. Ah, Pabuloy. Ah. Pubuloy, okay. Wala nga siyang asawa. Pera marami naman. Talaga? O, so naniniwala kayo na malamang medyo ganun, no? Medyo parang ganun, 'di ba? Kasi sabi ni Ating eh, sa nakasanayan, wag niyo dalhin sa nakasanayan. Yung tulad ng patayan. O, ganon, di ba? Edwin Aribe, pagbibigyan kita. O, rate ko. Mukha naman may asin pa. Ah, naloko na. Papasa pa yan kay Mang Kadyot. Mas marami pa. Ay, ganon! Hindi! Hindi yata naiintindi ni Heypaw eh. Oh, Jennifer Tagulaw. Oh, talaga? Nag-press one ka? Diba, no? Kasi, kita nyo kung saan dinadala ni Pastor. Doon ako talaga yung nagmarka sa isip ko yung ano, nagtitrisam sila. Yung droga-droga, lumang tugtugin na yun eh. Droga? Lumang tugtugin na yun. Oh. Papa Dom, Boss Mike, pakisabi naman kay Miss Lai, Austria, love ko na siya. Papik naman sana sa kanya. Ay, oo. O, walang problema yun. Mabait yun. Kala nyo lang, ano, kala nyo lang, suplada, pero mabait yun. Mm-mm. Pinastet ko nga. Naloko na. Diba? Oo, ganon. O, nandito na yung isa pang, ito may kasalanan eh. Oo, si Mark Ramos. Isa yan. Si Takeru Miyamoto. Mga walang yan kasi itong mga kaibigan ko na to. Yan. Malamang sa alamang, sabi ni Miss Ganda. Ah, talaga ba? Baka si Mami Dionisia, pasok pa kay ano, Mang Kadyot. Eh, hindi. Hindi niya bet yung ganun na. Sabi ko kasi sa inyo, ayoko na. Ayoko na mag-vlog, diba? Kayong dalawa, ayan, ni Takeru, nagsabay pa talaga kayo. O ano, sol-sol kayo, di ba? Gusto nyo to, di ba? Nananahimik ako, di ba? Mag-vlog ka na. Vlog ka na. Si Sangkay naman. Boss, mag-vlog ka na. Puro mga ano, mga sol-sol eh. Mark Ramos, akit. Akit nga kayo, dali na. Dali na. Ito, ito. Akit kayo, dali. Dali na nga kayo. Dali na.
Ito, akit kayong dalawa kasi sulsul kayo. Dali, sulsulan nyo nga ako. Dali na, ititiktak ko na sa inyo. Para naman ano, yung mga manonood, di baka madulas ako. Takero. Tawa lang. Kawawa naman si PBBM, lagi nakukontend, di ba? Pero, di ba, dinimanda ba kayo? Hindi. Bakit? Dead ma eh. Di ba? Boss Mike, asan na yung girlfriend mong Bionda? Single ako ngayon. Ano ba kayo? Single ako. Ikaw naman, Boss Mike, medyo nagising na lang katawang lupa. 11:30 na dito sa kinaroroonan ko. Takero. Di pwede maririnig ng asawa niyo pag-uusapan natin. Sige na, eto na. Basta yon ha. Pag-uusapan pa na ba natin threesome? Basta yung kasi yung style ni Kibuloy. Parang tama, may tama si Risa na halos lahat yung sinabi niya na paninira, gawain niya. Diba? Gawain niya lahat yun. Diba? Mahilig sa ano? Chuk-chuk Chinese. Diba? Mga krimen, patayan. Tapos, yung ang masakit pa neto, dinamay niya si Duterte, si Sara. Si Sara. Naloko na. Sinabi ko nga yan, Mark Ramos, 2018 pa yung ano mo, wala pa si PBBM. Anong kasalanan ni BBM dyan sa ginawa mong kasalanan, di ba? Bakit inaaway mo? Kasalanan niya ba kung gumawa ka ng kasalanan sa Amerika? Kasalanan ba niya kung chumukchak Chinese ka doon? Siya ba nasarapan? Katwiran ng mga ano, no? Ng mga Marites. Bakit? Ako ba nasarapan? Ako? Ikaw yon. Naloko na. Kunyari ako, ako si BBM na Marites. Game. Total, nakapula naman ako. Game. Sige, pwede. Nagtitrisam kayo. Hoy, pastor, hindi ah. Naloko. Wag mo ngang ibintang. Wag mong ibintang sa akin ang ginagawa mo. Oo. Hindi totoo yan, threesome na yan. Hindi. Ikaw ang chumukchak Chinese. Ganon. Diba? Chunukchak Chinese mo, yung mga chikiting sa Jumerica. Kaya ka na demanda kung ano-ano ang pinagagawa mo doon. Meron pang human trafficking kang kaso. Meron ka pang money laundering. Ano ba? Ikaw ba binabayaran doon? Ganun ang sagot, di ba? Ng mga Marites. Siyempre, babalik. Hindi! Ikaw! Meron kang issue sa Malacanang mismo! Ikaw talaga! Ganun. Ganun yung banatan eh, no? Ganun yung banatan nila eh. Saan ka naman napupunta? Oh yeah! Palang-pala! Di ba? Shoutout daw sa lahat, sabi ni Mark Ramos. Silent Scream. Sonrox Goma, Maria Luisa, nandiyan na rin. Sabi ni Papa Dom. Talaga? Boss Mike, si I am Shan Wen, isa sa matutuwa pag na palitan si PBBM, diehard ni B. Hala. Anyways, ganito lang yung mga boss. Halimbawa lang. Si Madam Sean Wayne, ganon. Hindi ko napapansinin yun. Ngayon, kung meron kaming pagkakasunduan na laban, na magkasundo kami dito sa opinion na to, sa laban na to, hindi na kami pupunta doon sa ganong ano. Kasi magpipilitan lang kami, di ba? Hayaan na natin yung panahon ang makakapagsabi kung sino ang mababago ang opinion pagdating doon. Ganun dapat tayong mga nagbablog. Hindi yung, ay, bakit to?
Diba? Pangit-pangit mo! Ganun yun, no? Mga balat ng mga vlogger no, ngayon, ganun pa rin. Eh, sawa na kami ni Takero dyan. Mga ganyang mga style, diba? Oh, eh, tingnan mo yung mukha mo! Butas-butas! Diba? Mga ganun. Walang ganun eh. Dati nga sabi nila, oy! Pangit ka rin naman. Lagi mo sinasabi, pangit yung idol namin. Ganon, di ba? Oh. Eh bakit? Inaamin ko naman pangit ako. Oh yeah, palo-palo. Di ba? Oh. Kung pangit ako noon, oh, pangit pa rin naman ako ngayon. Oh yeah, palo-palo. Nandiyan ba si Dr. Alec Guerrero? Dr. Alec Guerrero, ayusin mo nga yung mukha ko ulit. Oh yeah, palo-palo. Parang ano yun? Oo, oh, kulang eh. Parang nagkakaroon ako ng double chin. Ay, nako. Oh, hindi nga. Oh, marami talaga. Huwag nyo nang ipilit yung mga pananaw nila kung ano. Hanap na lang. Oh, tuloy-tuloy nyo pa rin yung ginagawa nyo. Diba? Tulad namin nila old school Pinoy. Diba? Nila Maharlika. Diba? Iba-iba kami ng opinion. Pero kasi... magkakaibigan na kami. Nagkasama kami sa isang laban, nagkasundo-sundo kami. Di ba? Ito maging ano sa inyo, maging baka pwede nyong magaya o pwedeng maging reference ninyo, ha? Kami nila Mark Ramos, magkakasama, di ba? Nag-iba man sila ng opinion, di ba? Eh, meron kasi kaming mga pare-parehas na pananaw. So, yung opinion nila doon, eh, bahala sila doon. Pero dito, sa opinion na to, magkakasama tayo, magkakasundo tayo dito, eh dito na lang tayo, di ba? Ganon. Naku, naku, Takero, eto na yung jowa mo. Mm. Oh. Ah. Oh, ad hominem ang tawag dyan, di ba? Tama. Oh. Oh, yan na. Ikaw, oy ano daw yung ano? Ano yung pasabog mo na government official din? Umakit ka nga rito. Dali na, umakit na kayo. Ito gusto. Ninyo, huwag ka lang magmumura. Bawal ang magmura sa channel ko, ha? Pag sa channel mo, sige magmurahan. Pero pagdating dito, pwede ba? Wag? Okay lang ba? Okay lang? Hmm. Sige na, ha? Umakit ka dito. Gusto ko nakapanty ka. Hmm. Paalala, dito sa channel ko, hindi kayo makakarinig ng engot, ganito, ganyan, ganito, hindi! Ako magdadala, dali na, dali, umakit ka na, dali, ito na. Ako magdadala, dali, umakit ka talaga. Baklang to. Madudulas ka pa, magaling ka dyan. Oo, Mikay, Miki, oo. Gusto niyo ba umakyat si Ninyo? Alam niyo naman, 'di ba, ang mga Becky na tulad namin. Syempre, majority. Press one. Press one dali. Oh yeah, palo-palo. Ninyo, umakyat ka na. Dali, tiktak mo nga 'yung sinasabi mo. Oh, dito sa aking channel hindi po kami nagmumura. Hindi po kami ha? Ang galing na channel ni Dinyo, eh, no? Oo. Ayan na! Ang dami press one! Dali na! Ito, naku, ito na. Oo, oh, ito, andali. Ateng, lamang kwenta. Oh, alam na namin lahat yung sinasabi mo, ha? Sorry, ha? Dito na. Oo, oh, ito na. Oy, may magpakita ka. Ang guwapo. Ay, hello. Ang guwapo talaga ng pisang. Ay, hindi, joke lang. Ay, hindi, para umakit si Ninyo, di ba magjowa kami niyan? Ninyo, akit ka na dito. Dali, dito tayo mag-ano. Aminin nyo na. Dali na, aminin nyo na. Dito tayo mag threesome ni Boss Mike. Kanina. Oh. Kanina pa gusto mag-threesome eh. Gusto ko yung threesome kasi. Oo, ang dami ng press one. Dali na, nasan ba? Dali na, Ninyo. Dali, threesome tayong tatlo dito. Oo, threesome tayo. Busit na yun.
Eto na nga. Ayan na! Nako, eto na nga. Eto na. Makit na, makit na. Na. Eto na. Ay! Ay! Sabi ko mag-panty ka tsaka mag-bra. Wala kang boses. Walang audio, walang audio. Wala kang boses. Alam nyo ba, background lang ha, kami dati, kami dati iba-iba opinion. Ayan na. Bumati ka muna sa iyong mga tagahanga. Meron na. Meron na. Mahina. Oh, meron na pero mahina. Pero pwede na. Pwede ng pagtiyagaan. Uy, Ninyo. Kumusta ka daw? Sabi ni Banat. Bye. Okay lang ako. Nakakatulog ako ng maayos. Maayos ang nalagay ko. Kamusta kaya? Kamusta ka naman daw sabi ni Spencer. Ano wala. Hindi, meron, meron. Ba't nag-aaway kayo? Ba't nag-aaway kayo? Hindi. Sir, kasi ang problema, simple lang eh. Yung sinasabi niyang murahin ko daw si Ka Eduardo, Manalo, ba't yung murahin yung mama? Eh wala namang ginagawa sa akin yung mama. Kaya nga. Isa pa, ito kuya, masakit nang sabihin kay Spencer, yung mga vlog niya. Oo. Diyos ko po, walang kakwenta-kwenta, nakakantok lahat ng topic niya. O ayaw mo nun, hindi nakakatulog ka na na maimbing pagka pinakikinggan mo siya. Nakakantok na na nakakaumay, Diyos ko. Ah, nauumay ka. Ang ganda ng kondo mo. Sana all. Hindi ka nagkaroon Valdez to. Uy! Wala akong sinasabi, ha? Hindi. Hindi ka nagkaroon Valdez. Sino may sabi? Sino may sabi? Yan, sabi ng mga ibang vlogger. Eh, Kuya Ninyo, ilang boylet na yung dinala mo dyan? Madami-dami na ba? Hindi ko na mabilang. Diyos ko, dinaig mo na si Pastor Q kung ganon. Hindi ko na mabilang. Kung ito lang na isubo ko dito. Sabi, Lola Sutil, hanggang ngayon, masama loob ko sa'yo. Mama Sutil naman. Ay, ito naman. Kung ngayon, sinanang naman, mainitin ako oh. Na hiblad sa akin yan. Mas lakamod na di nga Ilocana, Nyametin. Welcome to the club, si Kenneth. Okay. So eto na. So eto na nga. Sa isang ano, sa isang bar. Welcome to bar. Na sabi ko sa gay bar. Second. Sabi ko sa iyo baka madulas ka. Kaya nga, doon kami sa bar nagpupunta. Welcome siya doon. Kita mo, si Takero, nakapreper yung camera niya. Eto na ngayon. Magtanong na kayo ng gusto nyong chismis. Chismis lang to, ha? Ninyo. Chismis lang. Kasi meron baka ka daw ano. Eto ha. Meron ka daw tinitiktak na government official na babae. Na ano ba yan? Ano ba yung pasabog mo na tungkol doon sa government official? Kasi yung sa akin, ano eh, may jowang basketball player. Daw. Hindi na bago sa kanila yun eh. Alam mo naman nakapalibot eh. Eto sinasabi ko. So ibig sabihin, iisa lang yung tinitiktak natin? May malay ko. Ako wala akong binabanggit ng pangalan. Ay, wala pa naman akong binabanggit na pangalan. Sino source mo dyan? Diyos ko, ha? Yeah, palo. Hindi, ito na lang. Mas may. Oh. Ang suggest ko, doon sa cabinet, sa isang government official na to. Uy! Ano sinasabi mong cabinet? May cabinet. Cabinet. Okay. Ganyan ako yung info. Oh. Ito na lang ang suggest ko doon sa isang government official. Kung alam niya naman sa sarili niya na may baho siya, tiyakin niya sa sarili niya
may mga nakakaalam, eh huwag niyang pababayaan. Yun. Hindi piyo. Ah! So, ang nag-i-splok, yung mga tauhan niya rin. Ganun ba yan? Yes. Oo. Ah. Kasi, kung happy yung tao niya sa kanyang ginagawa, hindi niya ginugutom at hindi niya pinababayaan, tama. Ay, thanks. Hindi magkasalita yan. So ibig mo sabihin yung para dun sa tao niya napupunta na lang dun sa jowang di umanong basketball player, ganun ba? Alam, yung makeup artist niya, isa din yung sisihin niya. Ah. Isa din yun. Oo. Isa din yung sisihin niya yung makeup artist niya. Ah. Uy! Ano ba? Obvious na yata yan. Takero, alam mo na ba to? Pinsa ko si Takero, ha? May nag-feed sa akin, pero parang di ako naniniwala. Isang makeup niya, na ikwento na ito sa akin. Mga 2 years ago na bago namatay yun. Tapos ito na naman, may nag-chika na naman sa akin na tauhan niya rin na naman. Hindi, pero bakit okay, ano? Hindi, pero bakit sabay kayo naglabas? Una ata, si Boss Mike, tapos ikaw kanina. O pa, parang ganun. Pero bakit sabay? Ano ba? Oh, hindi naman kami nag-uusap niyan. Ngayon ko lang nga ito, nandito dito sa channel ko eh. Oy, ninyo, baka mamaya sabihin nila nag-uusap tayo ha, hindi ko kami nag-uusap niyan. Huli tayong nag-uusap, hindi nag-uusap tayo, noong birthday mo. Oh, yun, noong birthday lang, ganun. Noong kami naghuling nag-uusap, pero wala na dito nasundan. Oy, baka mamaya ha, may picture tayong dalawa, sabihin mo, oh, ito si Mike Cervera, chinupa ko to. Noong birthday lang, cool lang. Yun, walang ibig sabihin na iba yun. Oh, wala. Siyempre, in-invite ako doon. Oo. Inimbite kita. Oo. Inimbite kita. Liwanagin mo. Ngayon pa lang. Ayoko ng issue. Saka hindi naman ako, hindi rin ako kumain din kasi busog ako. Totally, hindi rin ako nagtagal doon kasi nagmamadali ako, pupunta ako sa Big Night na gay bar. Tama, yun ang sinabi mo. So hindi mo ako na chok-chok ha? Liwanagin mo na. Oh, wala ah. Mga type ko, mga video bagets. Ikaw, hindi ka naman bagets sa video. Oh, alam nyo na. Hindi na ako bagets. Oh. Mukha lang akong bagets, pero hindi ako bagets. Ganun. Oh, so, eto na. Balik tayo. Sino pa nakakaalam yan? Bukod sa'yo? Bukod sa source ko? Sino? Ang nakakaalam nito, ang nagkikwento, yung isa patay na eh. Balikan nyo yung dating mga picture ko na namasyal sila sa Baguio. Kasama? Pakna sa bahay yun. Pakna yun. Pangalawa, yung isang make-up artist nila. Nila. Netly. Tapos, sandali ah. May nagkwento rin sa akin na isang tao din na Kuya Mike, ay Takero, hindi mo may gamit. Pag may gamit ka, saan mo nilalagay? Para bitbitin mo, saan mo nilalagay? Anong tawag doon? Luggage, maleta, bag. Hindi. Bag. Sa bag. Oh. Anong English sa lalaki? Men. Ano, backpack? Backpack. Oh. Bagdugtungin men, no, men. Saka men. Dugtungin mo na lang yun. Ingatan nila yun. Bag, tsaka ano, men. Ingatan nila yun na hindi nagugutom at hindi pumipiyo. Ang hirap isipin nun na yung bag. Ginawa lang pala taga-bit-bit. Ang hirap isipin nung bag. Lang pala. At tsaka men. Yung bag tsaka men, mahirap isipin yon. Wala ka pinapagit na pangalan kung sino ang government official na babae. Wala. Pero ang challenge ko dyan, siguro ito rin ang challenge nyo, mag-regular silang magpakita sa public na magkasama sila, na sweet-sweetan. Nung jowa niya. Pasinungalingan. Nung jowa niya. Ay! Oh yeah, palo. Hindi, ano? kailan yung uli silang nagkita ng magkasama? Matagal na rin.
May post sila nung Christmas na magkasama. Photos option lang, video option lang 'yon. Mm. Mm. Yan, may mga clue na. Diba? Oo. Pero pag ginawa niya, ginalantad niya yung jowa niyang basketball player, ligwak siya sa pwesto niya. Oo, kasi ano, 'di ba? Immorality. Immorality. Oh. Alam mo kasi, tao lang din, 'di ba, ninyo? Parang yes, ikaw, 'di ba? Malibog ka. Oh. Tama kayong sinabi mo kagabi na hindi mo masisisi yung si babae. Ah, 'di ba? Oo. Oo. Pero ang mali doon, nasa pwesto. Oo, tsaka nasa pwesto pa siya. Yes. Oh. Mauungkat kasi nasa pwesto ka eh. Pero dapat mag- kuya, hindi mo rin ano siya, hindi ka rin magtataka like father. Di ba? Uy! Ay! Ikaw na mali! Andali na lang yan! Andali na lang anuhin! Andali na lang! Ano ba? Ikaw talaga! Ay, yung mga like ano mo! Kagabi, sumakit ang ulo nila sa akin dyan, pero ikaw parang alam na kagad eh. Edit mo na lang, Boss Mike, pag may pamisabit. Ang basketball player, maganda ang ngipin kasi gusto ni babae maganda ang ipin. Correct ka. Yung tinagkinin to sa akin mismo nung taga-makeup niya. Padaldal yung taga-makeup niya. Ay, syempre, alam mo na, di ba? Pag baklo. May kinala akong magandang ngipin eh. Pero hindi basketball player, si Kulaong. Yung live mo kagabi, ipinurward ko pa kay babae sa vibe sa ano niya, sa messenger niya. Ha! Ah! Diyos ko! Tapos yung complete video ko, ipinurward ko din sa kanya. At sa kawan niya. Talaga? Yes. So ano sabi? So, ano sabi? Wala, basta ako, kasi safe ako doon. Kasi nalilang kang makayan. Oo. Basta ako, safe ako doon. Sumakit nga ulo nila eh. Ay, oh. Ay, ang hirap nito ah. Kaya, papakita ko sa'yo kung saan ko sinend sa dalawang niya sa mag-asawa ko pa mismo isinend. Madali nga, screenshot mo nga, tapos patingin. Dali na. Kaya, papakita ko sa'yo, video call kita. Oo, oh, sige. Take, ano yung tanong mo? Sa dalawang niya, may nag-contact ako. Okay, babahat niya yung lalaki. So, sini. Palo. Palo. Nawala ka. Yung picture mo nawala. Bumaba na yan pag ganyan yan. Hindi. Take. Ano masasabi mo? Kulang yung camera. Ay. Ah, okay. O yung nagme-message sa akin. Kasi kasama ko ngayon dito sa live stream. May nagme-message sa akin. Sino daw yun? Wala talaga akong alam. Silang ay, naka-live ka rin ba? Naka-live ka rin? Hindi, may nagme-message sa akin sa Facebook. Oo. Taki, sino yun? May binabing silang pangalan. Hindi ko talaga alam. Boss Mike. Oo. Alam ito nila ng Banateros. Talaga? Ay. Oh, eh, bakit din nila i-tiktak? Bakit din nila i-ano? Siyempre, hindi nila ano yun yan. Uy, matinding clue yan. Uy, clue na naman yan. Kasi ayaw tirahin ng mga Banateros. Kulo na naman yan. Wala ko binabanggit ang pangalan kung sino yung babae. Pero kung ano, tatawagan ako ni madam, sabihin ko maganda rin iping po. Oh yeah! Palo! Oo. Ang number niya sa'yo kung pare sa'yo, yung last digit lang, last digit. Wala yung cellphone ko, nasa kabilang kwarto. Smart number ang ginagamit niya sa'yo? Basta, mamaya. Oh. Hindi na siya nagbabayber eh. Parang, parang. Si babae, hindi na nagbabayber yan. Oo, parang yun na nga. Oo, hindi na nagbabayber. Baka mamaya tumatawag. Sa nasabi niya. Baka mamaya tumatawag na nga. Pero sa akin, wala. Wala siyang bayber. Ano, pagka, hindi kami nag-message sa isang account. Ninyo, pagka ba tumawag, pwede ko rin ba sabihin na madam, sige na, titigil na ako pero gusto ko ng condo at saka gasolinahan. Pwede ba yun? Ay, malay ko. Ay, malay ko. Wala ko alam.
Eh di ba yung issue ni ano ni Dominic, meron daw ganon, gasolinahan. Wala si Dominic, pero may issue si Dominic na may nagbigay daw ng gasolinahan. Siyempre, naiinggit ako. 'Di ba? Oh. Cindy Santos. Oh. Naiinggit ako. Lumo ka gabi. Oh. Ang ganda ng pinuwin doon sa pinaka last message mo eh. Oh. Ano yung sinabi ko? Nakalimutan ko. Ano yung sinasabi ko? Bago ko bumaba, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Correct. Ah, bumaba na. Ah, bumaba na. Diyos ko, Ninyo. Alam niyo sa Ninyo, ano, no? Oh. Pero ano eh, yung kay Ninyo kasi ano, hindi live. Ano, upload. Tapos sa'yo, live kagabi. So halos sabay lang din naman kayo nag-ano, naglabas ng video. Ah, talaga? Oo, so ang akala ko talaga ano, nag-usap kayo na puta, may pinag-usapan tong dalawang to. Wala, hindi ko alam. Oh. Basta ano, nagbigay ako ng ano ng ano insan tawag dito ng initial. Oo. C at saka F. Yun yun. Ah, nagbigay ka ng initial? Oo. Hindi ko natapos. O, nandito si Koy. Oy, Koy, umakyat ka dito. Nasaan ka ba? Oy, Koy. Umakyat ka nga dito. Umakyat ka dito. Baka alam mo rin yung chismis. Akyat. Baka yung chismis, may alam si Koy. Kasi yan, chismoso. Chismoso din yan eh. Si Koy pa. Sobrang chismoso niya. Pero ano eh. Oh. Pero nagbanggit din si Ninyo na alam daw ng mga banateros at ayaw nila i-content. So, ibig sabihin, kakampi nila. Ah, kakampi nila. Content, eh. Oh, yun yung ibig sabihin nun. Mm. Oh, so, diba? Kulo ulit yun. Na, okay lang naman nakahubad dito. Magdamit ka. Gayahin mo si Ninyo, yan. Pag-akit mo, gayahin mo si Ninyo. Insan. Mag-baking suit ka rin. Mag-tupis ka. May tanong ako sa iyo. Ano masasabi mo dito kay ano, kay Madam Risa? Dali ah, ito. Ito ha. Play natin. A game. Buo to eh. Oh, yan na. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Kahit yan ang nakasanayan nyo. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Yon! Oh, makukulong na siya. For sure. Oh. Binoto mo ba yan, Boss Mike, si Risa? Binoto mo yan? Hindi. Ako binoto ko yan. Binoto mo yan? Ako binoto ko yan. Tinago ko lang, hindi ko lang sinabi. Ang hindi ako nag-strict eh. Hindi ako nag-strict unit team noon eh sa senador. Isa lang binoto ko noon eh. Sa mayroon kang nilaglag na isa. Ay dalawa pala. Dalawa. Dalawa nilaglag mo, dalawa. Sa hindi, dalawa yung ano, binoto ko, dalawa lang. Ah, dalawa lang na senador. Oo. Si Amy Marcos. Tsaka si Wala na si Amy noon. Oh, yun na nga, isa lang nga pala na boto ko. Oo nga pala, sorry ah. Isa lang. Alam mo kung sino? Sino? Siga doon. Hindi ko rin binoto yun. Suplado yan eh. Oo. Alam mo kung sino? Sino? Si Francis Leo Marcos. Walang yaka. Baka siya yung sinasabing magandang ngipin. Magandang ngipin din nun eh, no? Hindi naman siya basketball. Ni FL eh. Oo. Yun nga eh. Diba? Ano yun eh? Di naglalaro din yun sa ano, sa Santa Ana. Hmm. Oh, hindi nga lang basketball. Karera ng kabayo. Nawala si Koy. Busit na yun. Oo. Yan. So, yun. Ano masasabi mo ngayon dyan? Kung sakasakali kasi 'di ba nagwawala na si Kiboloy, nag panic mode na siya, 'di ba? Panic mode na 'yung nangyayari sa kanya eh. Oh. Hindi naman 'yun ano eh. Pero mo eh, gusto niya nang pamunuan 'yung bansa.
Gagamitin niya yung membro niya na ilang million? Pito? Walo? 4 million dito sa Pilipinas. Oh. Hindi, 4 dito sa Pilipinas, tapos may 2 million ata sa labas. Bali mga 6. Eh nung sabi nila 6 million daw. Pero ano na yan, tawag niyan, ano na yan eh. Kasi bukod dyan kay Risa, may sumpinan na rin siya doon sa Congress. Hmm. So, baka maglabas din ng ano yon ng warrant, kung warrant pa yung tawag doon, para ipa-contempt siya. So, dalawa, kasi dalawa eh. Meron siya sa Senate, meron din siya doon sa Congress, yung sa SMNI. Kasi, di ba, ano, tinatanong ko sino yung may-ari ng SMNI. Sabi naman doon sa hearing sa Congress, hindi daw si Kibuloy. Pero syempre, naungkat ng mga congressman na parang hindi totoo. Bukang si Kibuloy pa rin yung may-ari. So, diba, nagsisinwali sila. Oo. So, yun ang gusto nilang malaman. Kasi di ba sinasabi naman ng SMNI yan, di ba? Maraming salamat sa ating Pastor Kibuloy na taga-pamahala, taga... Diba, sa madang huli ng programa nila? Na programa nila. At saka obvious naman. Obvious naman. Sino bang hindi nakakalam na siya may-ari niyan? At saka binanggit niya rin dun sa ano niya. Sa sinabi niya na naitayo ang SMNI, ganun-ganun siya, 'di ba? Oo. Pero tinatanggi sa ano 'yun, tinatanggi sa Congress 'yun. So 'yun din. Gustong malaman sa Congress. So kapag meron na rin siyang subpoena sa Congress, kapag hindi na siya pumunta doon, sabi din ng mga congressman, papadampot din siya. So dalawa. Merong Congress, merong Senate. Pero Boss Mike, no, yung sinasabi ko nga diyan, sa mga senador na nag-imbestiga diyan kay Kibuloy, bakit si Risa lang yung ano, yung aktibo? Yung actually, yung 23, yun hindi eh. O si Koy, ayan na. Yun! Tismoso yun. Alam nyo mga kababayan, si Koy, magkaaway kami dati yan. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, kung yung mga opinion ninyo, bumalik si Ninyo. Hindi kayo magkasundo-sundo, doon tayo sa magkakasundo-sundo tayo. Up! Ayan na, porsam, hindi na trisam. Porsam na tayo. Dragon chismis. Boss Mike, kaya ako umakyat tungkol doon kay Kibuloy. Si Kibuloy. Simple lang. Alam mo, kung ang DOJ secretary ngayon, si dating Justice Secretary Raul Gonzales, pakakasuhan niyan. Yung sinasabi niyang pamunuan niya, pangungunahan niya para sa anong mga Marcos. Ano ba yun? May tawag dun eh. Rebellion. Sedition. Yan ang iyan ni Raul Gonzales dyan. Kahit kay dyan. Ano? Kahit kay Kalida. Yung kay Duterte din dati. Yung ano ni Duterte, di ba? Kahit kay Kalida, baka nakasuhan na rin yan. Kasi kay Kibuloy, yung sinasabi niyang, ano, ilang administrasyon na nun na pagdaanan niya. Wala kay Gloria. Mga dating pangulo na mga hindi pa tayo pinanganganak. Balikan mo yung reunion niya kung gano'n natatan. Nakabutin ka ng reunion niya eh. Yung mga dating pangulo na yon. Ito lang naman siya mo na reunion niya eh. Diba? Pero ano tingin mo Ninyo kay Kibuloy, kung ano na yung ano ba, ano, bakit niya ginagawa yan, bakit nagbigay ng mensahe na ganyan? Naliligalig siya. Magtatago na rin siguro yan, no? Siyempre, ang kasi ligalig na, takot na, kung ano mga nasasabi. Halatang halata eh, no? Halatang halata. Agtigar-garan, ganon. Kasi lady kay BBM na nagda-drugs daw pa kayo dyan, ganitong araw. Wala naman siya. May witchcraft pa nga eh. May kulaman pang nangyayari, kulam-kulam pa. Tsaka budo. Budo. Isang reporter ng TV5 eh. Oo. Mali, ang pagkakabanggit niya, yung ano, redemption ba yun? Redemption. Sabi nga ni Edlingaw, mali siya dito sa pagpapaliwanag na gusto siyang ano. Ang ibig pa lang sabihin nun, yung susurrender ka, dadalhin ka, magandang ibig sabihin nun, pero mali lang doong impretasyon ni... Ayong gamit niya, yung paggamit niya. Ng salita. Mali daw yun. So parang si ano, dating Presidente Duterte, mali din daw yung ano, yung pagkakaunawa natin, ganon. Sa mga sinasabi niya. Naman kasi kay Digong, bakit hindi niya sinabi ng term niya na gumaganon? Ba't hindi niya pinangalanan? Yun na nga. Pagkaibigan pala, wala. Diba? Pagkalaban,
babakbakin. Di ba? Ganun ang kahulugan nung kay Digong. Kasi nagkataon, nakanti kasing kay Paulo eh, kay Pulong eh. Mm. 51 billion eh. Mm. Nakasin niya pa yun. Mm. Naibigay ang 51 billion. Tapos, at saka pandemic. Ang ulo nila lalo. Yung CC pa. Oo, yung pandemic. Yung sinasabing papasok na. Kaya tolerot na rin yung matanda. Diba? Mm. Kaya na, kung titignan mo, ang ganda nung sinabi ni Senator Bato eh. Oo. Bago ako anuhin nyo, anuhin ko rin ang utos. Ah. Kaya yung sinabi ni Bato eh. Oo. Parang natin nun, bumabaliktad na si Bato sa kanya. Hmm. Kantuin, bago niyo ako hulihin, laruin nyo na muna yun ang utos. Sino bang nag-inskibot? Sino bang boss niya? Oo nga. Diba? Sa tingin ko nga, ano na yan? Oo, panic mode na sila. Oo, panic hindi na nila. Aminin na, hindi. Hindi pang problema kay BP Sara, siya ang naiipit sa gitna. Correct. Si Sara? Si Sara? Si Sara gid? Si Sara talaga? Hindi gid. Si Sara talaga? Eh. Siyang naiipit. So si Sara nga. Oh yeah, palo-palo. Oo nga, siya nga ang BP natin. Oo nga, siya nga. Siya yung may ipit. Oh. Kasi paano hindi maiipit si Sara sa sitwasyon? Diba? Ibis na awatin niya kasi yung tatay niya, hinayaan niya na pumutak ng ganun, diba? Correct. Loko-loko si boss boy ko. Pero bago magalit yung mga ibang DBS dyan, oo nga. Tignan nila kung bakit nagkaganon. Sino titignan? Nila si Sara. Sino titignan? Si Sara? Oh yeah! Palo. Oo. Oh, si Sara nga. Hindi ko sabihin, bago sila magalit sa administrasyon, dahil naiipit na raw si Sara sa pamilyang awayan, ang sisihin talaga nila dyan, si Sara. Bakit? Pinatakot mo siya nung tatay niya ng pagkapangulo, hindi niya sinunod. Eh so, kasi nga, inutusan ni Super Ate. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Si Sara. Oh yeah, palang-pala. Kararating lang kasi ni Koy, kaya hindi niya gets eh. Ay, niya gets, I mean, alam ko. Alam niya ba? Dinikit ko lang dun. Ano ganun ba? Di ba, sabi nga niya. Matapuan ang alam niyan. Si Vice Super Ate ng Vice Presidente, ano na, tawag nito, ano tawag nun? Siya yung nag-udyok para magkaroon ng unity, di ba? Sino? Si Ate? Oh, Super Ate ni Vice President. Pero marami kayong, teka muna, marami kayong hindi alam kay Ate. Meron di ako alam. Ano yan, boss? Oh, hindi ko pwedeng sabihin dito. Diba? Gusto ko mag-Starbucks tayo, ganun, kasama si Cap. Ay, diba? tara. Now. Kahit na may minuto yun, bro. Ay, nako. Kaya nabigyan nyo ng pamplight yan. Dalawang oras lang, hindi dito na sa Manila yan. Malolo. Somewhere in Metro Manila lang ako. Oo, si Takero, wala. Diba? Maluloka sa kayo sa ako akin. Eh. Maniwala kayo. Clue. Ha? Clue. Saba? Oo. Saba. Saging na saba. Saba. Ay, akala ko sardinas. Ay, Diyos ko. Alam yung mga chismisan. Ako. Boss, may personal akong tanong sa'yo. Maiba lang ako sa topic. Okay. Napanood ko ah. Binigyan kang limelight nung kabayo. Ano no? Pumatol na ba? Oo. Pinatulan sila. Natawa nga ako eh. Wala naman dating na. Kasi, syempre, ano tayo ngayon eh, di ba? Nasa up in the sky. Ay, oh, hindi, baka hindi. Ako na magsasabi. Baka sumasabay lang yan, boss. Yun na nga. Di ba? Wala na. Laos na. Walang engagement si Abayo ngayon. Laos na yan. Kasi dati ako, nung nagsimula ako mag-vlog, 4,000 subscribers lang noon, no. Sumasakit talaga ako kay Kabayo noon. Sumasakit talaga ako sa kanya. Kasi, siya sikat eh. Pero ngayon, pag pinapanood ko yung live ni Kabayo, walang yan. Parang, mas marami pang nanonood sa akin kaysa kanya. Eh, dati, di ba? Talagang hataw talaga dati yan eh. Mm. So, kaya yun.
Tsaka yan nga, yan, kaya namin nakilala si Ninyo, yan, kaaway din namin dati yan. Kaya tama yung sinasabi ni Boss Mike, na natutunan ko rin dito, no, sa ilang taon na rin sa pagbablog, na kapag may vlogger, wag mo nang, iwasan mo nang makipag-away kasi eventually, magkakabati rin kayo sa, ano eh, sa ibang, ano, sa ibang issue. Yan, parang kami ni Koy, tino mo. Diba? Magkaaway kami, pero, ako yung nang awi sa kanya, ako talaga nagpakumbaba sa kanya na pasensya na ka na, pero talagang ganun talaga, di ba? So yun, yeah, so yun, marami din tayo natutunan dito. Parang politika din tayo eh. Awa oh, kami bate eh. O yan, no, kaya nga. Basta, basta ako, isa lang nakaaway ko. Meron daw kasunod eh. Si Rapid Tulpo na rusunod. Ay, bet ko yan. Oo, bet ko talaga yan. Si Rapid Tulpo, nag-iipon ng mga vlogger. Oo. Oh, totoo yan. Totoo yan. Bet ko yan, ha? Oh, sabi ko nga kung alimbawa, kung may nakita siya na malisyoso dun sa mga nasabi ko sa vlog ko, papatawag niya ako sa RTA. Ano, irereklamo niya yung sarili niya. Ay, ayoko, hindi ako atin. Gusto ko sa Senate. Gusto ko Senate. Diba? Oh. Oh, eh pag nagkita-kita tayo, hindi. Papakita ko, ilalapag ko talaga. 'Di ba? Grabe la pa ganto pag nag matagal-tagal na session 'to, ha. Syempre parang dadamay. Yung, ano, parang kasi sa parang kala direct lang 'yan, ha. Inaabot nga eh. Ng madaling araw, ha. Aksidente nga akong napunta diyan sa community. Oh. Balik mo dun sa akin, Kiki Buloy. Maraming pwedeng ipuntos Kiki Buloy dun na pwede siyang kasuhan. Oo nga, sige. Eh, nawala ka kasi, hindi ka na... Ako may nakita ako dun. Nagtaka ako dun sa sinabi ni ano Pastor Kiki Buloy na ano panghahawakan niya daw ang ano, panghahawakan na daw yung bansa. Parang dating kasi sa akin ito talaga, tatakbo ba to sa president? Tatakbo ba to na ganito? Sabi ko nga ganun. Ito pa tanong ko sinasabi, nagtataka lang ako kung bakit ganun yung pagkakabitaw niya doon. Di ba? Ang nakakatawa pa rin, sinumbang niya pa, wala ba utang na lobang Marcos sa kanya? Parang baliktad ah. Kachamba lang din naman si Kibuloy, kahit naman kay Digong. Nakachamba lang din naman siya ng panalo kay Digong. Eh kasi sabi niya, wala tayong laban doon, Kap. Kap, totoo, wala tayong laban doon. Wala tayong laban. Alam mo kung bakit? Pag-aari niya daw mundo eh. Hindi, ano? Koy, gayon niya patunayan na kunak siya ng Diyos. Oo oh, nga. Eh, Kuya Ninyo, paano magiging anak ng Diyos? Eh, takot nga sa kulam tsaka sa budo. Doon niya patunayan na kunak siya ng Diyos. Gumawa siya ng himala. Paano pag sinabi niya, Kap, ganyan? Stop! Stop! Takot. Takot. Takot niya sa drone. Takot sa drone. Seryoso. Oo nga, di ba sinabi niya sa ano, sa video? Yung sinabi kanina ni Boss Mike, anong reaction doon kay Hontivero? Sa akin, okay, ginawa niya. Bakit? Kasi nung panahon ni Digong, hindi niya magagawa yun. Pipigilan siya ng mga senador eh. Oo, mga bata ni Digong eh. No. Kaya nga, ano, kaya nga ninyo nga, nagtataka nga ako ninyo, nakadalawang hearing na dyan sa Senate, si Riz Hontivero lang talaga yung palaging nandun. Di ba, pumunta si Robin Padilla, kumampi pa doon sa ano. Masakit nang sabihin ha. Kumampi pa kay Kibuloy. Parang pinapakita niya na ano siya, King Koy. Oo. Masakit sabihin. Pero nung pero ano. Pero talaga pinoto si Robin kahit sila bungkoy. Pero ninyo no. Pero ninyo, nung kay Senior Aguila naman, full force yung mga senador. Eh ito, mas malala to kay Senior Aguila eh. Kasi dekada na to eh. Kaya. Pero ngayon, si Riz Hontivero lang yung bumabanat ngayon sa Senate, no? Ano yan? Ang sa akin, alam ko yung standing ni Risa. Yung standing ni Risa kasi. Ako sa senador dyan. Isang senador ako kinabiliban ko eh. Delikadesa ang ginawa niya eh. Dino? Delikadesa. Si Senator Francis Tolentino. Binitawan niya talaga ang Blue Ribbon Committee bilang chairmanship. Kasi alam niya, masasagasaan niya si Digong eh. Masasagasaan niya si Digong eh. Kaya binitawan niya ang Blue Ribbon Committee eh. Sinaklimpisyon niyang committee niyang yun eh. Actually, kasi malaki budget niyan. Oh, malaki budget niyan. Blue Ribbon. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit?
dagdag ko lang, Kap, dagdag ko lang para masarap ang usapan natin. Si Risa kasi, di ba ang committee niya nasa ano? Nasa yung mga paghahalukay, katulad kala Senior Aguila, tapos yung next naman. Yung ano yan, yung Children's and Women, ano? Children's and Women Committee yan eh. Yung kay Rizal Ontiveros. Oh. Kasi na-involve nga doon ay di umano na ito daw si Kiboloy ay gumawa ng ganitong pagkakamali. Sabing ganun, di ba? Pero doon lumala yung ano eh. Kay, ano, marunong tumanaw ng utang na loob si Francis Tolentino. Talagang binitawan niya ang Blue Ribbon Committee. Kasi alam niyang magiging masasagasaan yung ano eh. Si PRRD doon eh. At saka ano, ako yung pagbibitaw niya, nagtataka ako. Bakit? Kasi ano eh, parang yan na yung sinyalis na paubos na sila eh. Ano ba yun? Alam mo yung kapit nila na oh, dito muna tayo pero bumibitaw na sila. Okay. Di ba? Oh. Pero maganda yung sinabi kanina ni Koy. Bakit hindi sila full force sa... Uy, yun na yun! Ano? Di ba hindi full force yung senador? Nagtataka ako, Kap, ha? Bakit noon full force? Pasi nga si Kiboloy. Iba si Kiboloy eh. Dikit kay Digong. Yun nga, yun nga. Kay Senior Aguila, full force sila. Si Barto nandun, pumunta pa mismo sa bundok. Tapos ngayon, sa hearing ni Kiboloy, nag-iisa lang si Rizal Ontiveros doon. Then, sinabi rin kasi ni Pastor Kiboloy, di ba? Hindi niya naman daw kasalanan kung suportahan niya yung taong tapat para sa kanya. Na parang anong dating nito yung friendship nila talagang sumolid ng ganun noong mga panahon na yun. Pero ang sabi daw, ang sabi sa Davao, kung totoo man ito, matagal na daw magkaibigan yung dalawa. Si Kiboloy. Tsaka ano, ito lang. Meron ako napansin dun sa recording ni Kiboloy. Di ba recording nila yung nilabas niya? Mm-hmm. Ano yun eh? Edited yun eh. Parang tatlong take ata yun na pinagdugtong eh. Hindi siya yung talagang ano, yung nag-adlib siya. Hindi. Bukang meron siyang sinusundan. Kasi may part doon na nag-iba yung ano eh. Nag-iba yung audio. Ayun to, may umiiyak na. 8 minutes pataas. Napansin ko doon may umiiyak. Baka umiiyak siguro tapos. Ay, hindi. Mga cult na yun. Tsaka yung ano. Hindi, promise ha. Ako magaling ako sa ano. May expertise din ako pagdating sa audio. Narinig ko doon sa mismong toning noon na banda doon sa last 8 minutes part, doon na yung nag-highlight siya, nag-hype siya ng mataas na boses pero may mga umiiyak na sa likuran niya. Di ang teori ko diyan, nilabas niya yan nung nakaraan Sunday. Doon sa kasi nga di siya makaka-attend din doon sa ano nila eh, compound nila eh. Tapos pinagdugtong lang no. Oh. Parang ganoon yung ano. Para pag napakinggan ng tao, nasa Davao lang yan si ano Kiboloy. Andun binanggit niya naman. Di naman daw siya umalis. Ang masaklap nito. Sigurado yung mga plane niya eh. Ano lang monitor ng ka-app yan eh. Di sila mga kalipad basta. Ang matindi nito, Kap, alam mo kung ano. Eh paano to? Ipapa-cite and contempt siya ni Risa Ontivero. Ano ngayon ang kung ipapa-cite and contempt siya, mapipilitan siyang ano. At ako, may pinaka-point ako dito eh. I think pride na lang ni Pastor Kiboloy ito eh. Na yan yung harapin. Hindi. Yung tanong kasi dyan, kung papa-contempt siya, paano siya hulihin? Yun ang malaking problema. Eh akyat siya sa bundok, aakyat sa bundok yung mga manghuhuli. Na medyo delikado. Magpapatawag ng bado. Pero kasi kung babalikan mo kuya, nung panahon ni PRRD, ang dami rin naman fake news niya eh, labang kung kani-kaninong politiko eh. Actually nung una, 'di ba? Nung pagkaupo, nagtampo pa siya. ay PRRD, 'di ba? Hindi na siya kinakausap. Hindi na rin siya kinakausap, mga ganon-ganon. Tapos, siya yung nagsabi na pinahiram ko yung aeroplano ko dyan, nanumbat. Alala ko yun. Nagtatampo pa daw yan. Tsaka yung ano, tsaka ito, ito lang, no, ewan ko lang mag-agree kayo, no? Kasi yung sinusumbat ni Kiboloy, ano, nung election daw, nabigyan daw ng platform si PBBM doon sa SMNI. Kaya daw umangat si PBBM sa election. Pero parang baliktad ata yung nangyari eh. Kasi wala naman nanonood sa SMNI dati eh. Yung pinurumot lang nila. Diba? Sa anong tema yung pinurumot lang nila si PBM. Yun nga, kaya nga eh.
Di ba? Vlogger sila. Nung na-promote lang nila sa BBM. Mahawak nung ano, nung production noon. May nilalabas. Lumaki ang ulo ni Kibuloy nung naging pangulo si Digong kasi naging powerful. Ito, ito, ito. Sige, sige. Hindi nyo meron... Sige, sige, sige. Nakalala mo yung ano, yung isang religious group din. Ayan nga, ayan nga. Yung Kapa. Ayun. Kapa. Binakbak ng binakbak nila yun. Oh. Ayan nga yung ano, ay ngayon gusto kong tanong sa iyo Kuya Ninyo kasi ando ka nung panahon na yun eh nasa kampo kanila. Totoo ba yung parang balibalita lang na talagang pinagkaisan talaga yung Kapa kasi ano ito eh parang kompetensya ni Kibuloy sa religion sa Mindanao. Oo. Sa akin kasi ang toka hindi yan eh. Hindi. Bonus na lang yung binakbak ko yun eh. Bonus na lang yun eh. Para masabi na kasi pag vlogger ka kasi ng admin noon, nung panahon ni Digong, ikaw, umaantay ka lang ng parating sa'yo, hindi ka man lang magkusa na mag-topic. Kailangan mo magkusa eh. Magkusa eh. Oh. Ganun yun eh. Kailangan may kusa kang palo eh. May kusa eh. Pero yung kailangan ano, pa, pero yung ginawa nung administrasyon ni Digong na paglusob dun sa Kapa, may impluensya kaya si Kibuloy dun? Mayroon. Lantag naman eh. Lantag nagsalita siya eh. Nagamigod. Nagsalita ba? Oo, nagsalita. Nagsalita si Kibuloy. I-research mo yun, kuya, yung mga video. Kapa versus Kibuloy. Paglulutangan yan sa YouTube. Ah, sige. Sige, maganda nga yun. Ngayon, yun yung makikita, yung ikaw nga tinatawag na karma din. Yung karma. Karma is digital, ikaw nga nila. Ginamit yan, digital, ano rin, o, digital din ang balik sa kanya. Babayin ko nga to si Kap, sandali nga. Ano ba? Hoy, wag magagalit sila, banat boy, ha? Bakit? Kasi na Gino Urbin, saka, ay si Takara nandito naman eh. Yung iba, kasi ang dami nag-i-invite sa akin na vlogger, sila Byron. Pinapakita ko sa mga live. Eh, hindi naman to ano eh. Maramihan tayo eh. Kaya napakita ko eh. Anong meron na, kamusta na nga pala yung tatlong banateros? Anong balita doon sa mga yun? Nalina mo yung live ko, sinabi ko kay Byron na... Naglabas ka nga ng ano eh. Makahabuling ka ng PCGG yan, Kap Ninyo ha. Sabi ko pa nga, wag ko lang malalaman makuha mga pangalan ng mga pulis na nagbabansa sa'yo. Isusumbong ko sa taas yan. Ayun, nagbaklasan yung mga pulis. Kaya lalong galit na galit si Balat Bay sa akin. Kasi yun yung masasperan ng mga security niyang pulis eh. Oh? Doon lalong nagalit sa akin yun eh. Lalong nagalit sa akin si Balat Bay doon eh. Ano nagbigay sa kanya ng security ng pulis? Totally kaibigan ko din yun. Tinawagan lang ako. Pero hindi ko na i-mention. Hindi ko na i-mention. Sabi ko, boss, total kwento mo rin yan. Baka masilip ka dyan, sabi ko. Kasi dapat may permit yan sa kamkrami. Sabi ko. Dahil pulis ang magbabantay sa kanya. Sabi ko, baka mayari ang tao mo, pati ikaw. Oo nga, tama nga ninyo, tama. Pero huwag mo na akong pangalanan, ha? Gumano. Ilan ang binigay sa kanya? Nag-upload ulit ako ng video dun, eh. Na, oy, tandaan mo, kausap po yung isang official ng PNP. Wala kang pahintulot na kumuha ng pulis kung wala kang permit sa, galing sa krami na walang inuutos. Yung baklasan sa kanya yung mga pulis. Pero yung mga bodyguard mo, Kap, legal yun. Legal yung mga bodyguard mo. Nung panahon ni Digong? Oo. Kasi to, ha, nakita ko si Kap Ninyo, ilan? Apat? Tatlo ata bodyguards. Yun. Silang nagbigay sa akin at hindi pulis yung mga sundalo yun. Sundalo nga, AFP. Oo. Hindi, teka. Eh, bali si Banat Bay pala ngayon, meron siyang mga kasamang mga pulis. Sabi mo wala nga. Ayun ba yung ano? Ayun ba yung connected dun sa sinasabi ni Banat Bay na meron siyang grave threat? Oo. Ayun ba yun? Kaya pala. Binitawan na siya ng mga pulis. Binitawan siya. Kasi kuya, pag pulis ka, magbabodyguard ka sa isang taong may ganyan, dapat meron kang permit at dapat naka-assign ka for the security.
na mag-guide ka doon sa VIP. Pero kung wala kang basba sa taas, teka, ba't nagsasadline ka ng ganyan doon? Kaya doon siya nasisilip na naman. Ay kung hindi ko walang kaibigan yung opisya na yun, baka pinangalanan ko na yun eh. Kaya lang, hindi na. Kasi eto paano kaibigan, paano naman siya eh. Mabait naman din yung polis na yun. Mabait naman. Kaya pala nag-content-content si ano, si Banat Pai noon. May grave threat ako, binabantaan ako. Ganyan. De, alam mo kasi saan mo tingnan ang gulo? Ikaw, ano, Takero, papatayin mo ako. Babantaan mo pa ba ako? Hindi. Di na. Oh. Di na, bakit di na. Bakit hindi mo ako mabantahan, Takero? Bakit? Siyempre may dahilan. Eh, siyempre, pagbibintangan ka rin eh. Oo. Ikaw rin pagbibintangan yan eh. Correct. Ganun din ang NBI. Ang NBI agent, hindi yan tao sa kanto. Abogado yan. Mga abogado ang agent ng NBI. Oh, oh totoon. Mga professional. Abogado yan mga yan eh. Professional. Kung si Byron, kung akong kapatid kay Byron, kung ako, hindi ko matangkaan yung gagawin ko. Napakadali. Sagasaan ko yan. Nakamutang lang yan eh. Alam mo si ko hit and run. O, tapos. Ama. Hindi mo na kailangan ko kutin yan eh. Nakamutang lang yan eh. Bungkuin mo. Sabay sipat ka. Di ba? Punta tama. Ka sa Pantiluyong. Yung bahay doon. Huwag lusot ka doon ka pag napasok ka sa bahay doon ah. Malapit sa EDSA. O, abangin doon. Randuhan. Saan sa mapunta ang puto regis na yan? O, eh, Kap eh. Kap, alam mo, ikaw lang ang bukod tanging may immunity sa lahat, Kap. Aminin mo na yun sa lahat. Diba? Ano doon? O, tagasaan yan. O, dito pa sa Kap, yung totoo, Kap. Kap, yung totoo. Sa lahat ng mga vlogger na nandito dito, ikaw may hawak ng immunity. Alam namin. Walang kulog yung promise. Usap tayo personal. Oh. Diba? Alam namin yung immunity mo, Kap. Kaya na kinukuha. Inuutusan. Buray mo. Yung puta tawa ko ng tawa dun eh. Nung nalaman ko yun. Pero anyway, no? Kap, tayo sa Starbucks. Tara, mabaka dyan. Si Boss Mike ang magsabi. Pupunta ka agad ako dun. Pagkatapos ng live na to. Mabaka dyan, dali na. Lagi na magbanggit dito sa live. Gusto niyo mag-Cloud9? Uy, Cloud9, no? Gay bar. No? Mag-aahit ka na ako ng sa ulo ko. Kap, okay. Meron ako dito. Maybe, gusto mo ba pangahit? Nasaan ka ba? Saan bang kondo yan? Wag ka magbanggit. Ano? Magaling talaga. Magaling. Magaling si Rita. Pahay ko lang yung kap. Mag-PM pa ko. Wala mo nakakaalam nun sa akin. Eh. Ako lang nakakaalam nun sa'yo. Magaling talaga to si Dio, talaga sumagot. Bilib ako. Akala ko sasabihin eh. Mag-PM tayo. Huwag dito. Huwag magbanggita ng bahay dito. Uy, may higpit ang security ano dyan. Hindi kayo makakalapit kay Ninyo kaagad kasi mahigpit ang security. Sa baba pa lang, Diyos ko po. O, kaya ba alas dos? Tropa ko na lahat. Kaya ba alas dos? Kaya. Ha? Oh. Saan tayo? Pababa na ako, maliligo na. Saan tayo magkikita? Oh. Doon na, susunduin ko na lang kayo. PM na lang kayo. Saan nga tayo pupunta? Sa Cloud9. PM na lang kayo. Antipolo? Oo. Oh. Ha? Ayun na. Maliligo na. PM mo na. Kasi, ano, paalis na ako dito, ha? Saan nga tayo? Saan ka ba? Nasaan ka ba ngayon? Secret walang clue ba ako sabihin? Ang madudulas ako, madudulas si Sinji. Malapit ka ba sa office? Medyo. O, iwan mo na doon yung ano mo. Jutor. Sasakyan mo. Oo. Doon na tayo magkita. Dali. Saan ba na punta? Cloud 9? Kila Mark. Oo. Ramos. Mark Ramos. Ano ba si Mark? Umuwi na ba? Tara. Sa LA. Sa LA.
Okay na ha. Oh, paalam na tayo, Take. Sige. Okay, salamat. Okay, salamat, boss Mike. Okay, salamat ko yan. Okay, thank you. Thank you kay ano, kay Ninyo ha. Oh, bahala na kayo. Basta wala kami sinabi. Wala kami sinabi, di ba? Wala kami sinabi. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama, pakikinig sa walang kakwenta-kwentang kwentuhan. Liliwanagin ko lang lahat po ng aming mga nababanggit. Kung inyong naiisip kung sino yon, hindi po namin ano yun ha. Baka mamaya eh na nagkataon lang na yun yung description. Oo. Oo, kasi napakahirap. Di ba? So, ito po ay isang maritisan lang, liliwanagin ko. At thank you nga pala kay Boss Jig News TV. Siyempre, nakalimutan ko yung kanyang super thank you. Oo. Ayun. Muli. Kasi magkikita daw kami. Muli. Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Pagkabyado, di natapakan ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babae. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para maknakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayain na sa rurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala kang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkatliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula, hindi mo maaapila. Ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Isama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos. Di at kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag
panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman. Huwag matatakot, huwag katakot.